Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So ito po ang ating general love reading para sa mga air sign, Gemini, Libra, Aquarius. Take what resonate guys, hindi ito magre-resonate sa lahat. So kunin mo lang yung mga messages na magre-resonate para sa'yo. So this is for September 2021. Okay. Pwede kang hindi makaresonate dito ha. Kung hindi ka makakaresonate, okay lang yun. Hindi naman talaga natin makukuha lahat ng energy ng air sign sa mundo. So, start na natin ang reading. This is for air sign Gemini, Libra, Aquarius. Okay. Okay, so kunin natin yung energy mo. Yung iyong main energy. Our air sign, please. Okay, so we do have here 8 of Cups and the High Priestess. Okay, so sa nakikita natin, this is for September 2021, by the way, kung ano yung naghihintay sa inyo ng ikaw at yung person mo. Sa nakikita natin, looking forward ka ngayon sa mga pagbabago or bagong future sa'yo, okay? This time around, ginagamit mo na yung intuition mo, kung ano yung pakaramdam mo or yung tingin mong tama para sa'yo. And actually, nakakakita ako ng maganda, if you're looking for work or kung may sisimulan ka negosyo, nakakita tayo ng magandang simula dito, okay? Happy, nakakita tayo ng parang, kumbaga pagdating sa career, okay ang sinasabi. Could have this, parang yung iba, swerte siya ngayong 2021, especially if you're looking forward sa new projects, ganyan. More on money ang dumadating. Pero yun nga, no, nakikita natin na ginagamit mo yung iyong intuition this time around. Hindi yung tanggap lang ng tanggap, hindi yung sige lang ng sige. Okay, so punta naman tayo sa side ng person mo. Okay, so we do have your Ace of Swords, another card for your person, the World. Okay, Major Arcana. Could be dealing with someone, this could be a new person. Okay? Gemini, Libra, Aquarius. And pwedeng may travel na nagaganap dito or looking forward siya sa pagta-travel. Okay? And I feel like itong person na ito, medyo nakakakita ako ng shell sa kanya. Kung ano yung pinapakita niya sa iyo ngayon, okay, hindi yan yung totoong siya eh. Meron siyang deeper level or deeper emotions. And hindi lang yun ah. Attitude, pag-uugali, hindi siya yan eh. Nakakita ako ng hidden na something dito sa person na ito. Okay? Well, anyway, maaring bago pa lang naman kasi kayo or bago pa lang naman kasi siya sa buhay mo. So, yeah. Kuha tayong additional message from this deck. This is for air sign Gemini, Libra, Aquarius. Oh, we do have your cassette. Girl with the snake. Self-indulgence. I feel like these two would like to come out. Okay, paradise and coffee. Coffee cup. Okay. If you're dealing with someone na, you know, nakilala mo siya and then meron siyang past relationship na pwedeng recently lang, nakikita natin kasi na still hindi siya makaget over doon and maybe there are times na hinahabol or bumabalik siya doon sa past. Like, tinatry niyang makipag-communicate or kung hindi naman ganun kalala, pwedeng nandun pa rin yung, sabihin na natin, a little bit expectations dito sa person na ito. Doon sa kanyang past. So, maaaring ito yung isa sa itinatago ng person mo. Kasi paulit-ulit ito nasa isip niya with the cassette.
And with the girl with the snake. So yun na nga, no? Kung alin man itong parte na ito, which is nakikita ko ito as a past person dito sa person mo na hindi pa siya completely nakaka-get over. Well, yung iba pwedeng recent past lang, or yung iba naman pwedeng matagal na rin. Okay? So, meron siyang someone na hindi talaga makalimutan sa ngayon. Although nakikipag-connect siya sa iyo ngayon, maaaring sabi ko nga sa iyo, pwedeng nakatago, nasa loob, okay, or napapalibutan siya ng shell. Okay, yung deep inside, meron talagang something na nagpapasakit, nagpapalungkot sa kanya, which is, yun nga, nakikita natin as the past person. And you, on the other hand, with the self-indulgence, focus ka sa sarili mo, yours focus, alam mo kung ano yung halaga mo. And that's a good thing, no? Kasi, although nakikipag-connect ka dito sa person na ito, nakikita natin na hindi ka rin naman nawawala dun sa line mo or sa path mo, which is gusto mong makuha mo na yung success mo. And yun na nga, maaaring nararamdaman ng iba sa inyo, iba nga yung kutob mo. Kasi nga medyo malakas ang iyong iyong intuition, and nakakatuwa kasi ginagamit mo ito or nagagamit mo ito. And with the coffee cup, nakikita ko dito sa inyong connection na ito, ikaw yung medyo malamig. Kung saan ka lang magiging masaya, doon ka. Your happiness, okay? So, pwedeng this could be a new person na may mga issues pa, and hindi ka rin naman masyadong apektado. Okay? Yun yung nakikita natin. So, yeah. What do we have here for our air sign? Gemini, Libra, Aquarius. Kunin natin yung past. Past, present, future tayo. For September 2021 reading. Okay, Queen of Cups. Talaga nagmamahal siya. Kung sino yung nasa isip niya talaga, until now, hindi siya makaget over. Parang gusto niyang paglabanan, and at the same, ipaglaban, or at the same time, pinipilit niyang paglabanan. Okay, yung emotions niya. Ayoko ng ganito, pero wala siya magagawa, mahal niya eh. And you are, we do have here the self-indulgence, so focusing on your worth, growth, ganyan. Yung iba sa inyo, pwede may mga project ang ginagawa. Arts or some regarding sa computer, no? Or yung iba naman sa inyo, pwedeng some kind of development, okay? Nade-develop yung skills mo, yung knowledge mo in the past. Ngayon, ganun na eh. And in the past, ganun pa rin eh. Maaring continuous yung ginagawa mo noon at hanggang ngayon. You're developing your stability with the Queen of Pentacles. More on money ang focus mo. And yung person mo with the Queen of Cups, nakikita natin na parang gusto pa rin niya talagang ibigay yung love doon sa other person, which is nagpapakita yung other person as the King of Wands, which is medyo malayo na rin yung tingin ng King of Wands, which is parang hindi na rin siya interesado, or sabihin na natin may wall na, okay? Possible na nagiging mature yung other person, and while yung person mo, you're dealing with someone na medyo immature, okay? And, or, hindi man immature, pero possible sa emotions niya, hindi niya kayang i-handle. Merong ugali siya talaga na hindi nagugustuhan ng person, ng past na yon. And then, up to now, hindi gusto ng person na yon. So, talagang parang, medyo mahirap tanggapin. Okay? Yeah. So, ano yung naghihintay sa inyo ngayong September 2021? That's your past, present, future, guys. Okay, sorry about that. Tumunog yung alarm ko. And at the same time, yung microphone nadali. Okay. I'm sorry, that is your past. Ito pala yung present, no? Page of Wands. May ongoing messages sa inyong dalawa. Maganda naman eh. I feel like may okay naman yung conversation or pag communication ninyo dalawa ng person mo. The problem is with the moon. Do not trust this person yet. Hindi pa ito yung tamang time para ibigay mo yung buong pagtitiwala mo sa kanya. Masyado pang maaga or masyado pang mabilis ang lahat.
And at the same time with the Ten of Wands, meron ka mga bagay din na dito in the present na maaaring hindi mo kayang basta bitawan or i-let go, which is yung iba sa inyo, possible na work mo, job, I don't know, your time. Alam mo yon. So, ikaw rin ang nasusunod dito. Kung may kipag-communicate ka sa kanya or hindi, or you know, ikaw ang hawak mo yung oras mo eh. Yun ang nakikita natin, which is okay lang. And nakikita ko talaga busy-busy ka. So, although nagkakaroon kayo communication with the new person, sabi ko nga sa'yo, huwag ka masyadong magtiwala muna. So, what will happen in the near future for September 2021? Okay, Seven of Swords. Okay, Temperance is here. And the Ace of Cups. What's with the Ace of Cups? Clarify natin. Six of Pentacles. Okay, so sa nakikita natin dito, wait, let's clarify the Seven of Swords. Okay, you're dealing with someone who is very immature. Alam mo, immature, alam mo yung kung mag-isip siya para siyang teenager eh. And maybe that's the attitude talaga ng person mo na maaaring hindi rin nagustuhan ng other person in the past dito sa person mo. Kaya sabi ko sa'yo, huwag ka masyado magtitiwala kasi I can see you giving something dito sa person na ito. Okay? Use your intuition kasi nakikita kita nagbibigay ka ng something dito sa person na ito when na-realize mo na mahal mo pala siya or gusto mo pala siya or ito na eh, nagsisimula na or yung development ng love mo sa kanya. By the way, may nakikita ko dito person na bagong ahit. If this is you, this could be your reading. Yeah, bagong ahit ng hair. And kung ikaw ito na bagong ahit, this could be your reading. Ayun na, no? Yeah, may binibigay ka dito sa person na ito in the near future. And I can feel like hindi ito basta-basta, hindi lang emotions. Yung iba sa inyo pwedeng pagtulong, some sort of pagtulong, so pwedeng may kinalaman din sa money. And nakikita natin yung person mo na once na makuha na niya yung gusto niya or yung kailangan niya, I can see your person na unti-unting nagli-leave or umaalis sa situation. Ay, nandun pa rin siya sa kung saan siya masaya. Naghihintay pa rin siya dun sa kung saan siya masaya, which is the other person. And nakikita natin na pwedeng gamitin niya yung something na ibibigay mo para ma-win back yung person na yun. So, this could be money or something or pwedeng pictures or, you know, yung I can see yung iba pwedeng relationship, pwedeng oohan mo na siya. And dito niya masabi or may pagyabang man lang dun. Alam mo yon, yung parang the way I see this is that gagamitin ka niya to pagselosin yung other person and maybe ang pake niya is to win that person back. Yun yung nakikita natin. So, yeah. I don't feel like this person loves you that much. Maaring attracted siya sa'yo physically pero yung emotions niya nandun sa other person pa in the past. Okay, so that's it for now, guys. Thank you for watching. Sana nakaresonate kayo. Please do like and subscribe to our channel, Unicorn Princess Tarot, Madam PTV, Virgo Philippines, Dapit Hapon TV, and dun sa ating TikTok, Unicorn Princess Tarot, Madam PTV. I love you all, guys, again, and bye-bye.